Hindi lang sa pelikula may tandem na Elvis at James, pati na rin sa totoong buhay, ang mag-amang nakilala namin sa Maramag, Bukidnon. Sina Elvis at James. Lumaki si James na may takot sa Diyos. Super good boy talaga. Hindi mo makitaan na sinusuway ka. Supervisor sa isang kumpanya si Elvis, kaya natustusan nito ang mga pangangailangan at pag-aaral ng grade 10 na ngayong si James. Ang ginabuhat dito kay kuan sa sports kay taekwondo, basketball. Matalino yung bata din si James. Kung saan siya masaya, supportahan ko siya. Alam naman niya na mahal ko yung batang yan. Lahat daw ibinigay ni Elvis kay James kahit hindi niya ito tunay na anak. Taong 2008, nung nakilala ni Elvis si Mary Joy, na dati raw nagtatrabaho sa bar sa Cagayan de Oro City. Nagyaya na mag-bar happening. Parang natripan ako ni Joy that time. Nalaman ni Elvis na may ipapaampong anak noon si Mary Joy. May anak akong una, yung totoong anak ko. Iniwan ko kasi, kaya para naging guilty ako, para makumpleto yung pagiging ama, kaya ko kinuha yung bata. Ang batang yun na nga, si James, para raw silang bumuo ng pamilya, lalo't nahulog ang loob niya sa ina ng bata na si Mary Joy. Pero kalaunan, ipinagtapat ni Elvis kay Mary Joy ang pinakatatagot-tago niyang sikreto. Hindi ko talaga kaya kasi nga, mas more on attractive tayo sa lalaki kaysa sa babae. Sabi ko, umuwi ka na lang sa bahay niyo. Wow, ang ganda-ganda mo na! Kung ano-anong racket nga raw ang pinasok ni Elvis, mabuhay lang si James. Kasi nga, medyo masakitin si James on that time, laging hinihika. Akong ginatawag sa akong papa, kay papa, kaning bayot. Pero ginakuan ako sila, ginainan ako, bayot akong papa. Ayaw ka nang bastos siya akong papa, kaya dili mo na, inyo ang life sa akong papa mo na. Sa nakalipas na 15 taon, tahimik na namuhay ang mag-ama. Hanggang isang araw, may natanggap silang Facebook message mula sa tunay na ina ni James. Sabi ko, uy, surprising ah, ba't ngayon ka lang nagparamdam ulit? Hanggang sa dulo, sinabi niya, yung kambal ni James andun sa ano, kaya nataranta ako on that time. Si James, meron pa lang kakambal! Ron, pako, katurang pila kaadlaw na nag-ingon si Papa na nadakoy kambal. Naalala ni Elvis ang madalas banggitin noon ni Mary Joy. May kambal to, parang joke-joke lang ginawa niya. Sabi ko, hindi ako maniwala may kambal kasi nga, nandito sa akin yung certificate ng baby na isa lang yung baby. Sa pag-usisa raw niya kay Mary Joy, nalaman ni Elvis na ang kambal ni James nagngangalang Joveth, bagamat hindi raw nito alam kung nasa na ito ngayon nakatira. Pagka-birthday na ako kay, gusto na ako makita na ako akong kambal na face-to-face, ay ka-istorya gina ko siya. Ang panawagan ni Elvis para hanapin ang kambal ni James, idinaan nila sa social media. Hanggang may nag-comment na kilala raw niya ang hinahanap na kakambal ni James. 3 oras mula sa Maramag, sa bayan ng Manolo Fortich sa Bukidnon, nakatira ang isang binatilyo, patpatin ang katawan. Bagamat mahaba ang buhok nito, kapansin-pansing malaki ang pagkakahawig nito kay James. Siya ang 15 anyos na si Jovel, ampon ng mag-asawang Fernando at Jenny Lynn. Sa gamay pa na si Joveth, ako gignan siya nga na kay kambal, na kay mga igsoon. Si Joveth, hikain din daw. Gikuan ako si Joveth sa una, sir, kay hubakon mo na siya, sir. Masakiton, maluoy man ko sa bata. Kung si James, grade 10 na, si Joveth, nasa grade 7 pa lang. Dili, gakada, padayon akong iskwila o gaputol-putol. Kay gabalin-balin, may ogbalay, kay abang ra. Medyo makulit. Medyo makulit, kasi, sir. Kasi kanang ipa-eskwila na mo, usahay, bagray mo sulod. Ang bagra na sa classroom, mag-cutting. Fernando! Fernando! 15 taon na raw ang nakararaan nung ialok sa kanila ng isang nagngangalang Mary Joy na ampunin ang bagong silang nitong kambal. Kasi ang nanay niya nagtatrabaho ng bar noon. Tsaka na aawa lang ako sa mga bata. Dinididi nila tubig lang at saka brown sugar. No? Habang ang isang sanggol, wala na silang balita kung sino ang nakaampon. Laki sa hirap si Joveth, pero busog naman daw sa pagmamahal sa kinalakhan niyang magulang. Gayunman, sa diyaraw, may kulang. Gusto na ako makita sila papag
mama o kanang isoon ako nakambal. Matapos ang 15 taon, laking gulat nila nung nabalita ang may naghahanap kay Joveth na posible niyang kakambal. Ang wish na ako na gusto kong makita yung kapatid ko. Ura siguro nakasabot ko ba na nako na mas mahinon magkita sila. Ilang araw bago ang 16th birthday ng kambal, ang aming team naghanda ng sorpresa. Ang likod ng isang van, dinekorasyonan. Nung mga sandaling yon, sina James at Elvis, nasa park. Maya-maya pa, hinintuan sila ng sasakyan. Pagkabukas ng pinto ng van, tumambad kay James ang kambal na sorpresa. Dahil sakay rin ng van ang 15 taon nang nawalay niyang kakambal, si Jovet. Advance happy birthday! Ang nakaaantig na mga tagpo. Nagiyak na. Dagko na sila, no? Sa aming pagbabalik. Kambal, pinaghiwalay ng tadhana nung ang kanilang tunay na ina, ipinaampun sila sa magkaibang pamilya sa Bukidnon. Si James, lumaking mas nakaririwasa kasama ang kanyang tatay Elvis. Butan kay si papa sa ako. Ginabadlong lang ko niya kung nako'y mali. Si Joveth, batak sa hirap na pinalaki ng kanyang tatay Fernando at nanay Irene. Pero sa gamay pa na si Joveth, akong gingnan siya nga nakay kambal, nakay mga igsoon. Kahapon lang, ang kambal ng tadhana, nakatadhana na ring magkita. Mula Maramag, Bukidnon, sina James at Elvis, bumiyahe ng 3 oras papuntang bayan ng Manolo Fortich. Dumiretso sa isang park. Maya-maya pa, isang van ang huminto sa kanilang harapan. Okay. Pausa niyo? Okay, sorry. Surprise! Happy birthday! Ang hindi alam ni James, dito siya mas magugulat. Advance happy birthday! Matanggap. Si Axel. Axel? Kambal. Harap mo na si kambal. Kambal mo ba yan? Oo. Tingin nga. Tingin nga. Tingin nga. Tingin nga. Tingin nga. Wala. Sabi akong saya kasi ngayon ko lang nakita yung kapatid ko. Yung kambal ko kay do sa 16 years, wala pa na ako nakita. Happy din ako siya nakita. Gina ko siya. Face to face. Sina James at Joveth, tila nanalamin sa isa't isa. Gusto ko makita. Gusto ko na makita akong mamala. Mabuo yung pamilya. Mabuo ang kapamilya na mo. Ipinakilala rin ang kambal sa isa't isa ang kinilala nilang mga magulang. Hi, Paul. Na si nice. Papa Fernando. Fernando. Fernando Ventura. Ay. Si hi, Mama Daen. Mama Jeneline. Isa ko kalimbalin. Ni si Papa Elvis. Laman. Saya 100% nabuo na rin ang pamilya, nabuo na rin si James kasi feeling ko dibo si James in the life na wala siyang kasama, wala siyang nakilalang kapatid o pamilya. Ever since naman kinakilala naman niya yung mama niya, so parang incomplete pa rin kasi nga about 16 years ago bago nangyari na nakita niya yung kambal niya. Samantala, sinubukan ng aming team na kontakin si Mary Joy, ang ina ng kambal, pero tumanggi itong magbigay ng interview. Wala. Nang galit. Kahit isa, wala. Wala na ako siya nitampo or wala na ako siya gi-decline. Wala naman akong nararamdaman na galit na ibinigay ako sa ibang tao. Ikaw, nakasisiguro bang wala kang kakambal? Na naghihintay lang pala na muli kang makasama?